Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na si Giorgio Nones po, katrabaho namin ni Senza, walang matigas na pulis sa madilig na misis. Binabaliktad niya na Giorgio at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Malapit sa aming puso ni Senator Robin. Sa mundo ng pelikula at telebisyon, kung saan ang paglalahad ng katotohanan ay patumbas at kasing bigat ng ibang aspeto ng katotohanang maaring maikublihin. Napakahalaga ng pagdinig na ito upang siyasatin ang mga mekanismong ipinapatupad ng mga mass media networks and practitioners para siguruhin na the truth and nothing but the truth is revealed at mabigyan ng katarungan ang mga biktima. The impact of mass media in our society cannot be overemphasized. Nasa kamay nila kung lalaganap ang apoy ng katotohanan o maapula at mababaon sa limot. Kung kaya't kasama tayo ni Senator Robin sa hangaring maipaalala na ang papel na ito ay may kaakibat na obligasyon na hindi maging kasangkapan ng pang-aabuso, bagkos ay katuwang ng pamahalaan upang mas madaling makamit ng mga biktima ang inaasam na hustisya. But the issue of abuse and sexual harassment is not exclusive to show business. It is a shared plight across workplaces, whatever industry, wherever in the world. Ayon sa isang pag-aaral, nasa 22% ng mga kababaihan at 18% naman ng kalalakihan ang nakakaranas nito sa trabaho. Isa sa bawat limang empleyadong Pilipino ang nahulog sa bitag ng kamunduhan ng mga mapagsamantala. At nasa 60% naman ng mga biktima ang nasabi na nasa tatlo o higit pang beses nila itong naranasan. Sa kabila nito, nasa 47% sa mga kababaihang biktima at 60% sa kalalakihan. Ang higit na nire-report ang insidente ng pang-aabuso, no? Sa nakakaharap naman ng lakas ng loob na lumantad sa kanilang pamilya at kaibigan, napakaliit na porsyento lamang ang dumediretso sa kapulisan at otoridad. Maliit na porsyento lang. At ang tanong, ilan nga ba sa mga ito ang nakakakamit ng hustisya? Sa mga ganitong pagkakataon, biktima ang nahihiyang lumantad at magsumbong sa takot na mahusgahan sa pangangambang masira ang reputasyon. Sexual harassment is a cruel punishment because it's the victim that is shamed and forced to run away and hide. Sa kahit anong paraan man ito, maipilit ibaon sa limot ng mga biktima at ipagsawalang bahala ng mga may sala, ito ay mananatiling mapait na katotohanan kung hindi tayo kikilos upang wakasan ito. We must adopt a zero-tolerance approach on abuse and sexual harassment. Kailangang stricto ang implementasyon sa parusa para kahit paano ay maibsan ang hapde ng sugat ng pinsalang natamo nila. While the damage has been done and whatever has been taken away from them can no longer be repaired nor restored,
let's give them the security that justice in its fullest sense may at least be approximated. If there is a certainty in punishment, there will be certainty in justice. And in the long run, we hope it will produce a certainty in the feeling of safety. May mga sugat mang di agarang maghihilom, may mga paraan pa rin upang maging daan tayo para humupa ang kirot na dulot nito. Bago po ako magtapos, for full disclosure, and in fact, ipinaalam ko rin po kay sa pamilya, ano, kay Ninyo. Si Ninyo po ay walang nililihim sa akin. At personal siyang lumapit tungkol dito and shared with me in confidence yung kanilang pinagdadaanan. Despite my shock and horror, being a father myself, I could not break that trust and confidence. Alang-alang sa kanilang anak at sa kanilang pinagdadaanan, nirerespeto po natin ang kanilang mga desisyon. With the help of my lawyer daughter, who laid out for them the legal courses of action they could take, alam natin kung gaano kaselan ang sitwasyon. Napaka-sensitibo po ng mga naganap, kaya naintindihan natin kung kailangan nilang iproseso ang mga bagay at ang mga nararamdaman nila. At nung sinabi po nila sa akin na gusto nilang lumapit sa pamunuan ng GMA, ginawan ko po yun ng paraan upang makausap nila in confidence na siya namang mismong request nila. Isa na alang-alang po natin ang hiling at kapakanan ng apektado. Mr. Chair, sa lahat ng nangyari at sa magiging talakayan natin sa umagang ito, lagi nating tatandaan na ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng mga apektado. At sa mas malaking aspeto, na wala nang magiging biktima muli at hindi na ito mauulit muli. And today, Mr. Chair, we are not the court. We are not here to pass judgment. Kung sino man ang nagkasala, marapat lamang na magkaroon sila ng tapang na humarap sa ngipin ng batas na kanilang nilabag. At tayo naman na naririto upang mas mapatalim ang pangil ng batas at siguruhing mapapanagot ang mga akusado kahit sino pa man sila. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Idol, maraming napakaganda po ng inyong paunang salita. At kinikilala din po natin ng isa ko pang idol, Senator Jinggoy Estrada. Senator, baka meron po kayong gustong sabihin? Mr. Chair, I would like to waive my opening remarks and proceed with the hearing proper, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Jinggoy Estrada. Akin pong idinideklara na meron na po kaming quorum. Nandito po, nakita niyo po ang tatlong sikat. Wala pa yung isa. Wala pa si Senator Lito Lapid. Mahinay, kibanggit po ang ating mga guest. Magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, we have invited the following resource persons from the National Bureau of Investigation, or NBI. We have Attorney Marie Catherine Nolasco Oliescas, Chief of the Public Corruption Division. Together with her, our senior agent, Zulaika Marie Esconales, and Mr. Nicanor Nonato Suarez. From the Department of Labor and Employment, we have Senior Labor and Employment Officer, Ms. Mafel Sanchez. From the Philippine National Police, we have Police Captain Nino Padernal, Legal Officer, Directorate for Investigation and Detective Management. Representing Mr. Sandro Mulak, we have Mr. Nino Mulak. Together with him are Ms. Andrea May Mulak and Attorney Jarina Quintanilla Raz, their legal counsel.
From the Actors Guild of the Philippines, we have invited Mr. Hiro Bautista. From the GMA Network Incorporated, we have with us Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, Senior Vice President, Programming, Talent Management, and Legal Human Resources Development of Worldwide Group. Together with her are Attorney Angelo Jocno and Attorney Fidel Asuncion and Ms. Helen Rose Sese. From the ABS-CBN Broadcasting Corporation, we have the head of the Human Resources Division, Ms. Neil Dabayani, and head of the Legal Services, Attorney Maria Cherry Cruz. From Intercontinental Broadcasting Corporation, or IBC 13, we have the President and CEO, Mr. Jose C. Policarpio Jr. And with him is Attorney Edmond Ruaro. From TV5 Network, we have HR Senior Business Partner, Mr. Ray Reyes. From Sparkle GMA Artist Center, we have Ms. Jennifer B. Donato, Assistant Vice President, Talent Recruitment and Development. From Viva Artist Agency, we have Attorney Catriona Maniego, its legal counsel. Mr. Chair, we have also invited PIDEA. And they will join us via phone patch if needed later. And we have also sent invitation to Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones, and they have already sent their letter of regret to the committee. That's all. Okay, maraming salamat aming Comsec, Ms. Mahinay. Opo, bago po ako magbigay ng panimulang salita, mas ibibigay ko muna po itong aking oras sa aking dalawang idolo, sapagkat meron po silang hearing pa ng Commission on Appointments. Bigay ko muna po ang una-una sa aming pong Senate Pro Tempore, Senator Jinggoy Espada. Maraming salamat, Mr. Chair. I have just read the letter coming from Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones. And I believe that the statements that has been stated here in this letter are unacceptable. Since I believe that sabi niya rito, please be informed that we are not employees or part of the management of GMA or Sparkle Artist Management Agency, which are the right persons to discuss on the policy of the television network and or artist management agency in relation to complaints for abuse and harassment filed before them. Most importantly, we are currently respondents in the criminal case filed by Sandro Mulak for alleged sexual harassment or sexual abuse. At the onset, we deny all the accusations against us. We hope this honorable committee will respect our decision not to attend in this hearing. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Alam niyo, pagka inimbita kayo sa Senado, huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Okay? So, Mr. Chair, I think this letter is totally unacceptable, and I move that subpoena them ad testificandum on the next hearing. Meron po tayong motion na mag-issue po ng subpoena. Meron po bang tumututol? I second the motion of Senator Jinggoy. Ito po, ibig sabihin, ang motion po ay approve. Mag-issue po ng subpoena ang komite. Meron po kayong gustong idagdag? Who else were invited and did not attend? Sir, the committee also invited, Star Magic, but its president, Mr. Laurenti Jogi, also sent us a letter of regret because he's out of the country. We also sent an invitation to Cornerstone Entertainment. That's all, sir. What did they say? Cornerstone acknowledged the invitation, but they have not gotten back to us. So there was no... What about Mr. Sandro Mulak? We also sent a letter of invitation to Mr. Sandro Mulak, and it was his father, Mr. Nino Mulak, who reached out to us. But he's not the party involved. Sorry, sir? He's not the party involved. It was his son who is involved.
Same motion, Mr. Chair. Good morning. Good morning, Honorable Committee. I am Attorney Sharina Quintanilla Raz. I am representing Sandra Mulak. We actually have a letter of regret explaining his absence for today. It is known naman na Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. And actually, the NBI is currently conducting psychological and emotional assessment on him. So it's not really advisable for him to be present right now. But the father is here. So do you have a medical certificate to prove it? Do you have a medical certificate to prove it? The NBI, justify his absence. The NBI is also here. No, I'm asking you if you have a medical certificate coming from a doctor. Right now, Honorable Senator, we don't have. How can you determine that he is not physically or mentally fit to attend this hearing? That is something, Your Honor, that was the recommendation of the psychologists of the NBI. Yes, this committee needs the medical certificate for him to be excused. I would defer to the NBI on that, Your Honor. Perhaps if you do not have any medical certificate to prove that he is unfit to attend this hearing, fair is fair. We will also have to subpoena him. Your Honor, I hope you also understand, Your Honor, what he just went through. And yes, I understand. That's why I'm asking for a medical certificate coming from a qualified physician. I would defer to the NBI on that, Your Honor, because they're the ones conducting the psychological NBI are not assessment. Doctors. They have a psychiatrist. All right. Give it to me. Attorney Marie Catherine Nolasco Villegas. Pwede pong ayos lang po yung mga pangalan. Hindi ko po masyado makita. Baka hindi ko po kayo makilala ng tama. Paumanhin po. Sorry. Illescas po. Illescas po. Illescas. Yes. Good morning po, Your Honor. Noon pong nagpunta si Mr. Sandro Mulak sa aming opisina, minabuti po namin na magkaroon siya ng psychological examination para malaman kung fit makapagbigay ng statement sa aming tanggapan. Base naman po sa naging findings ng aming Behavioral Science Division, although fit siya, mentally fit siya para magbigay sa amin ng statement, he was advised, na-recommenda po ng aming tanggapan ng aming Behavioral Science Division na from him to cease from using his social media accounts and limit his public exposure as it may exacerbate his symptoms po. So, nililimit po yung kanyang pagsalita sa publiko po. Advice po ng aming Behavioral Science Division. Yun po yung sa Behavioral Science Division po namin. Yun po yung nag-analyze ng kanyang mental. But he was mentally fit when he gave sworn statement. Statements. Fit naman po siya para magbigay ng statement sa amin, sir. Yeah. You think he's physically fit or mentally fit to attend this hearing? Right now? Right now po, pwede hong magkaroon ng implication sa kanya kasi every time na nire-relate po ang mga ganyang sitwasyon ay nagkakaroon ng epekto po dun sa tao po. So, as much as possible, nililimit po yung kanyang exposure sa mga ganitong mga paglalahad ng mga nangyari po. Next week, pwede na siya? Actually po, we have to refer po to dun sa aming BSD kasi he's still undergoing po ng mental evaluation. Patuloy pa rin pong meron siyang mental evaluation na ginagawa. Okay. I withdraw my motion to issue a subpoena ad testificandum against Mr. Sandro Mulak. Meron po tayong pag-withdraw, so wala na po yon. Maging kalmado na po kayo at pati si pare kong ninyo. Namumutla ka na to, sumuntubig. Pare ko, kasama mo ang
Alam mo namang artista din kami. At ano, medyo gusto ko, pare, okay ka ba na umattend ngayon? Gusto mong pa blood pressure o... Then, sa edad natin, pare, talagang kailangan na natin ginagawa yun. Okay ka, pare? Okay. Maybe, Mr. Chair, baka ako gusto niyang... Do you have any opening remark or statement? Pagkatapos mo, kikilalanin ko lang kung baka may tanong na po kayo o okay na po. Mr. Chair, meron bang opening statement si Mr. Ninyo? Pare ko, may gusto ka ba sabihin? Pakilayo nga muna po yung pagkain sa kanya. Salamat sa inyo, pinatawa mo ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Ako po si Angelo Jose Rocha Mulak, o mas kilala sa pangalang Ninyo Mulak. I have been in this industry for 50 years now. Ako po ay 52 years old, pero nagsimula po ako nung ako po ay 2.5. Kaya halos buong buhay ko po ay inilaan ko na sa industriyang ito. At hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association, na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Yun po yung naging kanyang ambag sa industriyang ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang ng Queen of Philippine Movies. So, si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Talagang dito umiikot yung mundo ng mga Mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best. Or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, Miss Annette, yan sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang nag-audition na siya. At nagulat na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng sparkle, nakuha siya ng sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung gano'n. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very meek, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinuwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Giorgio Nones po, katrabaho namin ni Senza, walang matigas na pulis sa madalik na misis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya.
pag kami mga events kami, ako pa yung unang lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, hindi ba? Sir, alam mo naman yun. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Kailan ko na lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo noon. Makita niya lang po yung anak ko talaga. Kung gano'n niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya muna sa kapatid niya, si Alonzo Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin niya, Alonzo, na sinibento siya na po yan na. Ay, bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi uno sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin hindi ka naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang malaki na ang naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba, pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriya nito, what more sa iba? Tapos ngayon, binabaliktad pa na rin yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA. Binabaliktad niya na Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kasino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na story. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Di po na magitang NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend din sa hearing na to. At sa lahat ng mga concern, salamat po. Yun na po.